Si President Ramon Ang ng San Miguel Corporation and Chief Executive Officer. Magandang umaga sa inyo, Sir Ramon Ang. Magandang umaga naman sa iyo. Boss RSA, magandang umaga. At syempre, alam ko na meron kayong mga balita sa atin na ibibigay. Ang sabi nga, kumusta na ho ngayon ang sitwasyon ng dinaanan ninyo dyan sa Skyway? Alam mo, Jake, gusto kong i-share sa mga nakikinig sa programa mo. Opo. Na yung traffic sa upgrade northbound SLEX to Skyway. Ibig sabihin na upgrade yung ground floor. Dumarating po tayo galing ng Laguna ng 5-lane. Pagdating po doon, nagiging 3-lane yan. Naku, bottleneck. Bottleneck talaga yan. At ito po ay for the past 10 years, yun po ang problema niyan. Oo nga, naku, talagang problema. At ikaw naman, panayapunta mo siguro ng Batangas, regular yung traffic niyan talaga. Ganun pala yun, bottleneck pala talaga yan. Tatlong lane lang yan, 5 to 3. Yung 3 na yun, nagiging 2 lane yun. Regularly, alam niyo kung bakit. Kasi may pumapasok na kotse, mga sasakyan galing sa service road. Sa entrada mismo ng 3 lane. Kaya lalo ng nagkaka-traffic, can you imagine, tumatakbo ka na lang ng mabilis, diretso, 3 lane. Bigla ka papasukan ng mga local vehicles galing sa service road na wala accelerating speed. So biglang nag-slow down lahat po yan. Yun, nagsimula na yung traffic. Yan opo talaga. Pero despite of that, dahil 5 lane naging 3, choke point po yan. Ang una po natin ginawa ngayon is yung nung ginagawa natin tong construction, gagawin natin 2 lane. Yung pumapasok na yon, ipinasok natin 2 kilometers farther down kung saan yung on-ramp paakyat ng Skyway. Doon tayo naglagay ng bagong toll booth para hindi sila papasok dito sa bukanan ng Alabang Flyover. So with that, aba parang mas smooth pa kahit 2 lane lang. Oo nga, napansin nga namin ngayon, nasa Pleasantville daw, napakaganda na rin ngayon ang traffic. Bumalik na sa normal. Pero alam nyo, itong project natin to, maganda na po ang takbo. Itong project na ito, yung northbound from Alabang to Sukat, 48 ball file po yan. 48 na butas. Nakaka 32 na tayo. Yung 16 to go, we think by November 15 tapos na yan. November 15, 10 days from now. So ang sabi na nang sabi ninyo November 30, so advance pa tayo ng 15 days. Hindi, ball file pa lang yun. By November 30 na lagyan na ng konkreto lahat ng posting yan. Okay. At naalis na lahat ng heavy equipment dyan sa lugar niya. Luluwag na siya. Okay. So by December 1st, garantisado, tapos na yung buong upgrade na yan. Back to 3-lane na walang interruption. Dati yung 3-lane may interruption dahil may pumapasok sa service road. Ngayon wala na interruption, 3-lane. Kaya siguradong maluwag na maluwag na yan. Ayun. Okay. And the main... Number one. Opo. Number two, meron tayong ginagawa na isang paraan ngayon na doon sa Alabang Flyover, naglalagay tayo ng ramp. Doon kagad sa Alabang Flyover, naglalagay tayo ng maliit na ramp doon na paakit kagad ng Skyway. Para pagkagaling ka ng northbound, 5-lane ka, imbis na pupunta ka sa 3-lane bottleneck na choke point, may dalawang lane aakyat. Ayun. Skyway. So, biglang, Jake, 5x5 lane na yan all throughout. Doon. So yung mga pupunta ng ano ngayon, Skyway elevated ngayon, iiwas na sila sa, may daanan na sila, yes, padiretso na ron. Stay lang sila sa kaliwa. Ayun. Lahat ng bus o kotse na aakit sa Skyway, stay on the left lane, dire-diretso na yan. Ang tawag natin sa lugar na yon, mga 5 kilometers away pa lang, sa may Susana Heights pa lang, meron na tayong sign, express lane going to Skyway. Ramp. Ayun. Yun ang problema natin kasi lahat tayo pumunta ng Alabang Viaduct. Ngayon, ginawa nyo na pala ng diretso express lane papunta ng elevated na Skyway. By December 1st din po, tapos yan. Ayun, ang problema. Di parang ang magic, ano? Ang ganda, magic. Saka nakakita, Jake, na from 3 lane, nagawa mong 5 lane in what? In
di ba, sinimula natin to ng September 25. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Nung September 25, napadalan ko kayo ng chart kagabi. Ako kung natanggap mo. Tama, nakuha ko po. Opo, nakuha ko. Oh. Mm. Yung pinakamahabang traffic na in the history of SLEX Skyway northbound is January 1, 2019. Mm-hmm. Itong taon nito. Mm-hmm. 23 kilometers ang haba ng pila. Mm-hmm. Again, nangyari po yan noong June 1, 2019, 17 kilometers ang pila. Mm-hmm. Pero normally, mga 10 na lang yan. Mm-hmm. Pero nung ginagawa naman natin first day of construction, umabot tayo ng 19 kilometers. Isang araw lang po yan noong mm-hmm. September 25. O, yun nga. Oh. But the following day, back to normal. Kaya kita pinadala ng written mm-hmm. report nito, mm-hmm. may CCTV pa yan, tsaka may counter to show you. Ito ay hindi hula-hula, mm-hmm. hindi ito parang kwento kutsero. Mm-hmm. You can review, pinadala din namin itong Congress at Senate, mm-hmm. nitong kopyang to at TRB. They should review that video bago sila nakikinig sa kwento kutsero. Yun, o, kasi tama yun. Parang, kunyari, uy, grabe ng traffic, kailangan ganito, kailangan ganun, kailangan discount. Eh, isang araw lang nag-traffic eh. After that, nagbalik sa normal eh. At saka ngayong umaga, normal na ngayon. Yun ang sinasabi nga, nasa Pleasant Bill. 10 kilometers ang pila. Oo. Pero by December 1st, eh, wala nang pila yan. Ang tawag dyan, no pain, no gain. Mm-hmm. Kung walang konting tiis, konting paghihirap, eh wala nang ginhawa to. Mm-hmm. Hindi, pero Mr. Ang, sabi nga, ako nagugulat din, paano nyo na nalagay sa mabilis sa pagkakataon yung 35 board piles na yun ang hirap nung araw para maglagay ka na isang board pile, napakatagal eh. Di ba? Pasarado mo yung buong kali. Pero ngayon, sinasabi mo, by December 1, ayos na lahat yan. Wala ka nang bubutasin all of the 45 piles. Paano nyo nagawa yun in so short a time? Paano nyo nagawa yun? From Alabang to Sukat. Tapos babalik tayo from Sukat to Susana Heights. Mm-hmm. Doon naman sa lugar na yan, maluwag yun. Hindi magkukosta ng traffic. Oh, dahil mas maluwag. Hindi choke point yun. Hindi choke opo. Point. Mm-hmm. Alam nyo, kaya mabilis yan kasi pinagsabay-sabay natin yung mga heavy, yung mga boring machine mm-hmm. nung kumpanyang na gumagawa nito. Mm-hmm. Binigyan natin itong kontrata nito sa isang international company na mm-hmm. pangalan ni Bauer. Mm-hmm. Ano po to? German company. Napakagaling po. Ayun. Kaya, kaya parang magic, ano? Ang parang magic. 48 board piles. Magagawin nyo hanggang December 1. Napakahirap po nun. Isipin, hanggang pero, November 21st tapos yan. Ayun. Pero yung 7 days na titira, concreting po yan. Yung dalawang araw na mahuli, November 29-30, pagtatanggal ng mga bakal tsaka pag-aalis ng heavy equipment. So by December 1, yung traffic na dating dumadaan dyan, pwede nang dumaan dyan. In the meantime, sa itaas naman kayo gagawa yung 48 board piles na yan. Wala na pong gagawin doon. Ano? Tapos na yan. So yung ilalim, back to 3-lane. Tapos yung northbound, dadagdagan ko pa ng 2-lane on ramp. Mm-hmm. So therefore, magiging 5x5 lane yan. Grabe. Coming to Manila northbound everyday. Ba. So wala nang traffic yan yung northbound. So alam nyo, sabi nga natin, yung mga motorista na nakakausap ko, eh alam nila na ikaw nga, this is on your initiative, gumagastos kayo. Ibig sabihin, kahit na, tama ko po ba yun, na 10 billion yata ang gastos nyo to solve this bottleneck problem na nandiyan naman for several years. Opo. Bakit kayo gumagastos na hindi pa naman bumabalik ang kita? Ganito po yan, Jake. Kasi ginagawa natin yung connector road from Balintawak Toll Plaza all the way to Buendia. Yung connector road na yan, mababypass lahat ng kotseng nakapila sa Balintawak, ETSA. Mm-mm. Ayun, nakapilang yan. Napakaraming kotse. Ito po yung Skyway Stage 3 na ginagawa dyan, dumadaan sa Araneta, diretso hanggang SLX. No? Galing ng... Pag natapos natin yung Balintawak to Buendia connector road, bigla ngayon darating ang isang tambak ng volume going to the south. Eh kung hindi natin gawin itong extension na ito ngayon, eh parang parking lot yan. Mm-hmm. Next year. Mm-hmm. Eh mumurahin tayo ng lahat ng tao. Sabihin, walang foresight, tanga, o whatever. Mm-hmm. Diba? Kamukha ng ETSA, nakita mo, meron ba nangyayari? Wala. Sabi ang traffic dyan. Oh. Pero walang solution dyan. Kasi, sabi nila, paano mo ka gagawa ng solution eh? Parang parking lot na nga yung ETSA. Mm-hmm. Doon, gusto ba niyong antayin natin maging ganun yun? Mm-hmm. At tayo nag-iisip ng solusyon. Mm-hmm. So yung ginawa... Kaya itong initiative na ito,
eh magandang foresight po ginawa natin, pinlano natin ahead to. In fact, in stage 3, ako rin na nagpumilit gawin yan. Kaya nga eh. Marami ako nakagalit na government official ng panahon ni Pinoy. Aquino, oh, tama. Dahil sa pagpupumilit kong gawin yung, yung connector road niyan. Ang sabi nila, hindi raw kailangan at hindi raw mabisa yan. Pero ngayon, this is the only solution at this is the only hope para ma-decongest yung ETSA. Can you imagine kung hindi ko naisip yan nung 2011, hindi, saka sa foresight 8 years ago, ha, Jake? Oo nga, saka sa foresight ninyo, pati yung bus traffic, yung provincial bus, eh alam ko gagawin nyo road terminal yung Pandakan na put in bus terminal para dyan na lang ma-decongest din ng EDSA. Ang tinding foresight nung ginawa ninyo yun. Opo, kasi ganito yan, pag dumarating ka galing ng Angeles, paglabas mo ng NLEX, umakit ka sa EDSA, abutin mo ngayon yung palengke doon sa Balintawak. Oo nga, yung natigil na yung lahat ng sasakyan doon. Cloverleaf Market. Oo, di patay. Kaya sabi ko, sa dami ng bus station, bus company na nakaparada sa Tramo, lahat, nakaparada Cubao, sa EDSA, Cubao, nakaparada sa Cubao, everywhere. Mm-hmm. Can you imagine, ilipat mo yung bus terminal, food terminal, sa Pandakan, lahat sila bababa doon, lahat sila akyat doon, going north or going south. Eh, 60 hectares yung lupa doon available galing sa oil depo. Di, magic, di ba? All of a sudden, nawala na ng bus ang ETSA. At saka nasa gitna ka na, nasa gitna ka na Maynila, accessible to everywhere. Sabi hindi nga natin. Yun, Jake, ang tawag doon, logistics center. Ano ibig sabihin? Ayun. Yung mga bus na tumatakbo papuntang Ilocos o papuntang Quezon or Batangas, yung ilalim yun, may cargo hold na malaki yun. So lahat ng logistic company na merong gusto ipadala sa Bicol, gusto ipadala sa Ilocos, o from Ilocos dadaling sa Manila, doon lang sila mag-istasyon sa Pandakan. It will be the cheapest way to ship your product anywhere north up to Ilocos or up to Bicol. Diba, Magic? Grabe naman ang foresight ninyo na yun. Logistics hub pala yun, bukod sa pagiging bus and food traffic terminal. Alam niyo naman yung pagkain, gulay, manok, o whatsoever na nanggagaling sa Manila, ay nanggagaling sa probinsya, papunta Manila. Ilocos. O, di ba, bawat probinsya, bawat hihintuan mo na. Di ba, ang daming hassle nun? May kotong. May checkpoint sa'yo nun. May kotong, checkpoint. O lahat, o. Kaya napakamahal ng produkto, di ba? Opo. Tsaka at the same time, hindi na fresh yung pag dumating dito sa dami ng humipo nun. With this food terminal in Pandakan, biglang mumura at biglang magiging fresh ang pagkain. At all of a sudden, kung meron kang anak na nanggagaling sa probinsya, nag-travel ng 3 hours, 4 hours, pagdating niyo sa Manila, doon niyo nalang abangan sa Pandakan, safe yung anak niyo. Ayun, tama. Oh, diba? Oh, hindi ka mukha lang. Hindi mo alam kung saan ETSA ibinaba o saan Tramo ibinaba yung anak mo. Lalo na kung anak mo ay dalaga, no? Nag-aalala ka for sure. So itong with Pandakan, wala nang problema yan. So ang sinasabi ninyo, Mr. Ang, itong skyway na ito, yung connector road from North Luzon hanggang dyan sa Mibindia, na magkoconnecta ng, sabi nga natin, North Ilocos, ang mga biyahero ng Quezon, dyan na lang babagsak sa Pandakan, which is a logistical hub, and then yung mga terminal buses natin, dyan na rin lahat, at dyan na rin ang ating food terminal, parang ganun ang dating. Hindi, ganun talaga. There will be 250 bus loading and unloading station at ground floor. At may second floor yun, lahat ng passenger nasa taas nakaupo. Naku, grabe. At sa taas pwede sila kumain. Pagka alis na sila, bumaba lang sila ng hagdanan kung saan area silang papunta, eh diretso na sila sakay ng bus. At yung mga bus naman kailangan servisan, we will provide every bus company a space for them to maintain their bus. Gasolina, linisin, chikapin ng preno, chikapin ng lahat. So therefore, it will even be safer for traveling public dahil yung bus na-checkup ang gulong, na-checkup ang preno, na-checkup lahat. Oo, lahat. Pati pagkain na-checkup din. Mga government authorities, dyan na sila mag-inspeksyon. Yes, wala nang takot ngayon. Pati lagyan mo ng CCTV yan, yung mga masasamang tao, matatakot ang pumunta riyan. Correct. Anyway, alam nyo, ang laki pala nitong kayo nag-isip nito 2011. So, 8 years ago, naisip nyo na may highway from Luzon, dun sa dulo hanggang dun sa may bandang Bicol siguro, at dadaan yan sa Skyway na yan, Skyway Stage 3 na yan. Opo.
Kailan magkakatotoo yan, sir? Project ang tawag natin, South Luzon Express TR4, TR5, and TR6. Ayun, papunta ng Bicol. TR4 and TR5. Opo. Ito po ay from Santo Tomas, Batangas, up to Matnok. Uy, Sorsogon. Total of 487 kilometers. Hmm. So, galing ka ng SLEX, dadaan ka ng Santo Tomas, exit ka, pwede ka nang dumiretso hanggang Sorsogon, ibabypass mo na yung mga ibang highway. Dahil okay, ito, highway na ito. Ka ng tollway. Pagpasok mo, pag nakita mo, may nakasulat na Santo Tomas, Batangas, huwag galing mo basta doon, dumiretso ka. Next stop is Lucena, 67 kilometers. Next stop is Gumaca, 61 kilometers. Next stop is Gumaca to Tagkawayan, 58 kilometers. Next, Tagkawayan to Sipokot, 61 kilometers. Wow. Sipokot to Naga, 39 kilometers. Naga to Pulangi, 46 kilometers. Pulangi to Legazpi, 33 kilometers. Legazpi to Sorsogon, 57 kilometers. Sorsogon to Matnok, 62 kilometers. And then meron ako bridge from Matnok to Allen Samar. Nako, hindi wow, nasa Bisaya ka lang bigla. Nako, grabe. Pambihira yung ginagawa ninyo, ha? Sabi nga natin. So, galing ka na sa Tutumas, pwede ka na dumiretso hanggang sa Bisaya. Dahil dyan sa TR4 at TR6 na yan. At magiging very convenient. Alam niyo ba nung sinimulan ko yung Tarlac Pangasinan La Union Expressway? O yung T-Plex po. Alam ko hanggang Rosario na ngayon. Opo. Iduduktong po yan. Ina-approbahan na ng DPWH at saka NEDA to allow us to build Tulawag. Naku! Can you imagine? So, nung natayo yung T-Plex din, yung Tarlac, yung lupa sa Tarlac, nung araw halaga 50 pesos per square. Oo. Ngayon po, kahit kasulok-sulukan, hindi ka makakabili ng 500 pesos per square. So 10 times, ano? Umundad pa yung buhay ng taong bayan. Opo. So itong T-Plex nyo, hanggang Lawag pala ito, hanggang Lawag, ang dulo hanggang doon sa may Matnog. Yes, so from Ilocos hanggang Matnog. Matnog, meron akong plano doon up to Allen Samar. Uy, grabe, Northern Samar na yan. Imagine. So, alam nyo, nagdadagdag tayo ng 1 million cars and trucks a year. To be exact, pwede ko padala sa iyo exact kung sino yung mga manufacturer ng mga sasakyan na dumarating sa Pilipinas. We are adding, nagdadagdag tayo ng bagong 1 million cars a year. Pwera po par dyan yung mga backyard assemble na jeep, pickup, trucks, at etc. No? 1 million cars a year, Jake. Saan mo dadalhin itong mga to? Tama. Kailangan sa bagong kalye o ikaw nga limited din. Hindi, kung wala kang extension ng mga highway na yan, tutukot na yan sa kalye. Kasi pagdating sa dulo, wala na eh. Alam mo, so kung dinuktungan mo ng dinuktungan yan, hindi natutukot yan. Mr. President, lalong giginhawa ang buhay ng mga kababayan natin sa probinsya. Mr. President, alam nyo, ng San Miguel, alam nyo sa totoo lang, sabi ko nga, kaya pala naintindihan ko kung bakit ang inyong motto ngayon o inyong battle cry ay better world. No, better world. Opo. Talagang ang plano nyo 8 years ago 2011, kung hindi nyo ginawa yung Skyway, walang pag-asa yung EDSA talaga. Dahil hindi naman kumilos ang gobyerno. Opo. At wala rin pag-asa yung mga taga Ilocos, wala rin pag-asa yung mga taga Sorsogon. Eh bakit nyo po naiisip yan? Talaga ba itong better world na ito, serious na serious ito? Pati airport meron kayo. Opo. Kasi po madalas ako bumiyahe, madalas ako magmaneo. Ako mismo nagmamaneo. In fact, Itong ginagawang project na ito sa SLEX Skyway, paniwala ka, gabi-gabi ko pinupuntahan yan. Ah, ganun? Gabi-gabi ko pinupuntahan yung trabaho yan. Pwedeng pakita sa CCTV yan na yung mukha ko sa tollway. Dumadaan talaga, napakasipag mo talaga. Hindi daan. Tinitingnan ko yung trabaho, pinupuntahan ko. Alam mo, pagka may mga ongoing construction at nakikita ng mga contractor natin at mga empleyado natin, na sinusubaybay mo mismo yan, bumibilis ang trabaho. Ayun, sabi ko nga, pambihira talaga. Hindi, ang sinasabi ko po, alam nyo, saludo na kami sa inyo, you're really a workaholic. Sabi nga, maski na wala sa oras ninyo, tinatrabaho nyo. Pero yung, ano ba nasa isip nyo? Dahil bilang motorista, sinasalamin nyo yung kapakanan ng taong bayan. Alam nyo na maghihirap ang taong bayan, makakaproblema. Several years problem. Di ba trabaho ng gobyerno yun? Eh, hindi ko na pag-uusapan yan, Jake. Para, alam mo, despite of all this good intention, you will see millions of people are thankful and happy. Pero marami din nagagalit. Diyan, sabihin mo, out of 1 million, natutuwa. Baka may nagagalit dyan mga 100,000 na tao. Sabihin nila, dapat suspendin, dapat dibayaran, whatever. Discount, sabi raw. Discount. Bahala sa tao. Gusto nila,
magdusa tayo ng 100 million. Number one, gusto nila masira yung negosyo para hindi na ituloy yung mga construction nito at matigil yung tollway. Yan ang sinasabi natin. Marami din tayo kababayan na unreasonable o maiksi ang tingin o hindi nakakaintindi talaga. Kaya pagdating sa mga tanong mong ganon, usually hindi ko na sasagutin yan. Baka lalong alam mo naman yung mga tao eh, di ba? Hindi, pero alam mo, ang sinasabi nga natin, yan ang kulang sa taong ba, sa gobyerno ngayon, yung foresight at saka yung ikang, yung solusyon sa mga problema natin. 110 million Pilipinos na tayo. Eh, biro nyo pala naisip ninyo about 8 years ago, eh, talagang highway from Ilocos hanggang dun sa Allen Northern Samar. On your initiative, eh, sabi ko nga, kapag nabudget kayo sa mga international creditors ninyo, eh, yung panaginip niya, tulad nitong discount na hinihingi, isang araw lang pala nagkaroon ng problema, eh gusto nang hinga ng discount, eh paano naman po yung standing niyo sa creditors? Opo, opo. Kaya, humingi na nga ako ng paumanhin sa mga kababayan natin for causing traffic ng isang araw. Eh, hindi pa rin sila natigil, di ba? Oh, tama, tama. Oh. Anyway, alam nyo, mga kababayan, this is to reassure everybody na yung project is on schedule despite na nakaraang ilang araw na holidays na natigil halos ang trabaho, eh pero ano po, matatapos po yan, end of November, December 1st po yan, yung buong upgrade back to normal three lane na mas maluwag at walang interruption. At yung additional ramp na two lane going to Skyway from Alabang flyover pa lang, it will make the traffic flow five lane all throughout coming to Manila. Kaya wala lang kayong pagdudusahan, wala nang problema yan. Yun, yun. Salamat po. In the meantime, matanong ko na rin po, Mr. President, yung kumusta na po yung Manila, New Manila International Airport project natin? Ayun pong sa Bulacan. Yung pong Bulacan Airport natin, eh, napirman po namin ni Secretary Tugade na concession agreement. Kanya lang, may biglang dinagdag na mga request ang DOTR na limang bagay, which I also give in. Give in na rin po tayo sa additional limang demand nila after signing the concession agreement. Ha? Pwede bang ganun? Eh, hindi nga ako pwede yun, pero pero binraso na naman tayo at ginawa yon. Ngayon, tapos na po lahat yan, ay submit na po natin lahat ng requirement kahapon. Eh, as of last night, meron nagkukwento sa akin, eh, mukhang nag-iisip pa raw kung ano daw pwedeng dagdag. So, mga kababayan, only in the Philippines. Alam nyo, tanongin ko, ito, marami nakakaintindi sa plano ninyo dyan sa New Manila International Airport because it's very near Nabotas. It's just 4 kilometers from Nabotas. Ano ba ang nai-envision ninyo na mangyayari dyan sa ano? Ang alam ko, seaport yan at saka logistical hub, di po ba? Ano ba yan? Ito po yan. Bakit ko pinlano yung airport sa Bulacan? Sabihin ko sa inyo kung anong mga reason. Number one po, yung lugar na yan is the area na nakita kong pinakabagay na na madala natin, ma-decongest natin itong Metro Manila. Get airport out of Manila, bring it to Bulacan, and it will develop Bulacan, Pampanga, Nueva Ecija, Tarlac, Bataan. Can you imagine in one go, 5 provinces will benefit. Maybe 30 million Filipino will benefit. And immediately, yung lugar na yan, napakaganda pa. Yung wind direction ng lugar na yan is only 2 direction. Okay, so north-south lang ang wind direction ng lugar na yan. So yung runway natin itatayo na 4, eh talagang gagana yung 4 na runway 24 hours a day. Hindi ka mukha ng Manila International Airport dito sa Pasay. Sa Naiya. Naiya. May crosswind po yan. Kaya pala. Kanya, padalas, hindi mo magamit yung isang runway. Kaya yung Bulacan na yan, napili natin because of that, number one. Number two, yung pun Bulacan na yan is decongestion of Metro Manila. Alisin mo yung lahat ng napakaraming traffic na tao sa Manila, dalhin mo sa Bulacan, it will automatically develop Central Luzon. If you remember, bakit ba sumikat ng husto ang Makati? Kasi po, nandyan yung airport sa Ayala Avenue. Nielsen Tower. Diba? Nandyan ang dating airport runway nung after the war.
yun ang ginagamit na airport. Ultimately, pinlalo ng Amerikano yan, tinayo doon sa Pasay. Mm-hmm. Kaya yung buong Pasay, Parinaque, Makati area na yun, nag-boom ng gusto. And in fact, ang halaga ng lupa sa Makati, 1.5 million pesos per square meter. Ganun, ganun katindi, oh. Opo. Eh, sa Bulacan, noong nagsisimula po tayo magplano magtayo ng airport dyan, I remember 10 pesos per square meter yung mga lugar na yan, eh. Mm-hmm. Ngayon po, 500 pesos per wow. square. Ilan pa ako bumili? Yumaman na naman. So, ilang beses na ang tinaas? 50 times, ano? Ah, grabe. Pag natapos yung airport niya, Jake, maniwala ka, yung lugar niyan biglang sisikat ng gusto kasi flatland yung Bulacan, eh. Napakaganda niyang Bulacan niyan, katabi pa ng Nabotas at Malabon. At pag natapos yung airport express train, natatakbo from airport going to EDSA, going to Claro M. Recto, going to Fairview, going to Commonwealth, all of a sudden, hindi ka na kailangan tumira sa Manila. Hindi ka na kailangan magsiksika sa Manila, Makati, everywhere. Sumakay ka lang ng train, tumira ka sa Bulacan. Mm. So ang sinasabi niyo, ang sinasabi niyo, itong MRT7, itong MRT3 at saka itong LRT, didiretso yan doon papunta ng airport sa Bulacan. Yun padating, yung MRT7 na naka-loop. Oh, yun, export, at saka ka ng airport express train, MRT7 naka-loop yan doon sa airport. Opo, ito pong airport express way na ito, airport express na train tsaka mga tollway. Ang may idea po nito, nung pinipresent ko to sa gobyerno, ang may idea po nito, ang Presidente Duterte. Siya nagsabi, igagawa ka ata ng airport, wala naman train. Dapat yan, may train. Kaya hanga po ako kay President Duterte at kay Secretary Tugade at kay Secretary Mark Villar. Ilang tatlo ang nagtulak nitong project nito na kailangan magkaroon ng magandang airport sa Bulacan at magkaroon ng maraming tollway, maraming highway going to the new airport at magkaroon ng train na umiikot east-west, west-east. Wow. In short, both direction para you can take the train every minute. You'll be there. At ang sabi nyo nga, sabi nga natin, nasa Metro Manila ka, maski saan ka sa Bulacan, Pumira, Pampanga, pwede, yung highway nyo, dyan din dadaan. But anyway, ang tanong na marami, sasabihin nila, teka muna, Mr. Ang, yung Bulacan-Bulacan, eh binabahayan, di ba, yan eh, dyan nagagaling yung tubig baha. Yung bahoy, na-consider nyo rin na ika nga hindi na magiging bahain yung lugar na yan o masasolve nyo yung flood problem. Opo, ganito po yan. Yung lugar ng Bulacan-Bulacan na yan, diyan po bumababa ang tubig galing sa Angat Dam, dumadaan niya sa Tulyahan, sa Maykawayan River. Tapos diyan, sa tagal niyan, for the past 100 years, diyan bumababa ang tubig, puno na ng basura o silt yung mga ilog niyan. At puno na rin ng silt at o basura yung harapan ng Manila Bay doon sa mga ilog na yun. Kanya ang first thing to do before we build this airport is i-de-silt lahat yan. Linisin lahat yung Tulyahan River, Maykawayan River, lahat ng major river doon sa lugar na yun. Kailangan madretch ko yan. Maalis ko lahat ng basura niyan. Tapos yung harapan ng lugar na yan, yung Manila Bay Area, meron daw 150 million cubic meter na silt yan, na burak. Kailangan alisin din. Otherwise, hindi magpo-flow yung tubig palabas ng Manila Bay. Just that alone, it will cost us several hundred million US dollar to clean up all those river. Dahil kung hindi ko gastusin naman yan, sayang yung itatayo mong airport dahil babahain yung airport. Tama, oo. Pero ang sinasabi nyo, parang Opo. Can you imagine, because of this new airport, mawawalan pa sila ng baha. Naku. Anyway. Alam nyo, if you remember, kadalasan ng mga, tingnan mo, taon-taon gumagawa tayo ng flood control, di ba? Pero for the last, I think bata pa tayo na babalitaan na natin flood control project taon-taon, eh. Oo nga, eh. Bilyon-bilyon ang ginagastos. Pero taon-taon naman, tumalaki ng lumalaki ang baha. Bumabalik. Itong Bulacan nito, hindi mo magkakaganyan. Itong Bulacan nito, pinlano to ng expert
foreign marine expert na nagplano nito, nagsurvey nito, binabaan lahat ng ilog to. Ako mismo nasa Tulyahan River 2 weeks ago on the ground. Naglakad ako kami dyan sa mga paligid niyan, tiningnan ko yan. At sinisigurado ko sa inyo, mawawala na ng mga baha ng mga lugar na yan. Madedrets namin ng gusto yan. At pag nagre-release ng tubig ang mga dam, eh kung maluwag yung mga lugar na yan, hindi na sila mababaha. Tuloy-tuloy. Kaya, one shot, several birds, ano? Alam isang mo, alam airport, biglang magbo-boom yung buong Central Luzon. Kaya nga, alam mo, Mr. Ang, napakalaki nung ano, parang ang inyong mga pinaplano, eh, talagang sabi nga natin, mabuti sana kung hindi nakakatotoo eh. Eh, ito eh, matutuloy na ito. Di po ba, sabi nyo nga lang, dagdag na nandagdag yung ano, gobyerno ng mga condition after giving the concession agreement. Pero sa tingin nyo, kailan ba makakatotoo ito? Ang yung New Manila International Airport. Pagka umupo na, pagka nakita nyo na sa dyaryo na nag-witness ng mahal na Presidente Duterte sa concession agreement signing with Secretary Tugade, doon, mabibilang mo na, nasigurado tuloy na yan. Hanggang wala nung picture na nakita mo ang presidente, marami pang pwedeng tayong guluhin ng kahit sila dyan. Grabe talaga. Ang taga na natin naghihintay. Pero, bago kita bitiwan, sir, alam ko naman, itong napag-usapan natin yung elevated EDSA. Alam ko kasi, itong plano mo, ito yung unsolicited, pero may plano kang solusyon sa EDSA na alam ko, $3 billion ang halaga, pero tutuloy hanggang doon sa may Cavite, diretso hanggang doon sa airport, sa may Bulacan-Bulacan. Ano po ba nangyari doon sa proposal na yun? Sinubmit na po natin to sa DOTR as part of the airport tollway. At ito po, maraming tao nagtataka, sa traffic ng EDSA, paano itatayo yan? Hindi naman ako magpo-propose nang walang solusyon. Ito po, may solusyon. Of course, hindi ko muna ipaliliwanag kung ano-ano yung solusyon. Siyempre. Kasi, pag pinaliwanag ko yan, siyempre, marami naman subject to Swiss challenge na naman yan. Marami na naman. Oo nga, allergic na kayo. Yan, diba? Kaya hindi ko muna kinukwento mabuti ang detalya. Pero sigurado kasi yan yung magagawa ko yung EDSA elevated. In fact, alam mo, Jake? Opo. Yung EDSA? I think kulang lang sa full-time management ng traffic eh. Kung meron ka talagang dedicated team to manage EDSA, hindi dapat magkaganon yung traffic eh. Kasi, alam mo yung EDSA, hindi yan synchronized. Tinawa, yung traffic sa EDSA, hindi yan synchronized sa Ortiga Center. Hindi yan synchronized sa Makati Ayala. Ayun. Hindi yan synchronized sa mga local cities. Kaya, yung mga kotse, nagkakatrapping ng gusto eh. Dapat yan, ang suggestion ko niyan is, dapat yan, yung buong traffic control na ito, traffic lights control at traffic enforcement yan, mag-create ng isang parang agency na sila na yung hahawak nitong buong traffic nito. Yun. Para sa ganun, can you imagine pag nag-go dito after 20 meters. Naka-stop. Yung city naman, in-stop. After stop. 20 meters, in-stop naman ng Ortigas. No right turn, no left turn. Hindi naman tatapos yan, di ba? Tama. Pero kung yan ay kinokontrol na isang grupo o isang agency, ay, wala nang problema yan. So, ang sinasabi ninyo, itong elevated EDSA na gagawin ninyo, bukod sa ika nga kung talagang may kasamang talagang traffic. Itong elevated EDSA, huwag nyo nang paliwanag kung paano nyo itatayo yung mga board piles niyan, kung gaano kabilis. May record na kayo, mga maganda yung ginawa dyan sa may Skyway Extension. Saan ba tatakbo yung elevated EDSA na yan? Saan ba papunta yan at saan ang ending? Okay, ganito yan. Meron access yan from Macapagal Avenue, pwede ka na umakit doon. Meron access yan from Cavitex Tollway, pwede ka na umakit doon. Meron ka access from Rojas Boulevard. Meron kang access from Top Avenue. Meron kang access from Osmeña Highway. Meron kang access from every major intersection. Meron kang access. Artigas, puro Ayala. Puro traffic reliever yan. Puro paakyat. Imbis na pababa. At itong solution ito, i-google nyo, mga kababayan, i-google nyo yung Jakarta. Jakarta, 36 kilometers elevated expressway. Expressway na gawa ng Bakal. Jakarta, Indonesia. At tapos na po yun. Yung gumawa ho niyan,
mga Indonesian steel fabrication company. Ito po yung mga kausap ko. Mga pinayagan tayo ng gobyerno gawin yan, yung mga Indonesian fabricator ng kausap ko. Sandali lang po yan. Ilang months po, ilang taon yan? Mga 2 taon po yan, 24 months. Ba, okay. Pero ilang lanes po ang nasa elevated EDSA? Ang plano po dyan is 5-lane northbound, 5-lane southbound. 10 lanes? Yeah, 10-lane po yan. Oh, grabe. So, tsaka isipin mo, Jake, this is a traffic relief. Hindi yun tumatakbo, bababa, at na traffic pababa, nag-cause yung baray sa buong highway. Hindi ganun ang plano niya, ha? Ito ang tawag ng traffic reliever, meaning, pag umakit ka kung saan-saan, ang baba mo doon sa maluwag na, doon sa malayo na. Ayun, tama. Kaya pag northbound ka, dapat bumaba ka sa mga bandang NLEX, Balintawak na. Pagka southbound ka naman, dapat bumaba ka sa Cavitex na. Ayun. Or Skyway na. Or Naiya Express na. So therefore, very convenient to go to Entertainment City, going to Cavite, going to Laguna, going to Batangas, going to Manila. Itong elevated na proposal kong highway, ang tawag lang natin dito is EDSA Elevated. Pero this is EDSA Elevated. EDSA Parallel Highway. Ayun. Not necessarily kailangan mo itayo sa mga congested area ng EDSA. Pero ito po ba itutuloy din ito? Kasi nagtatapos ang EDSA hanggang monumento. Ito ba itutuloy ng Malabon na Botas? Opo, papunta yung Samson Road on the left and on the right going to Balintawak. Ayun. So, pwedeng tumuloy yan doon sa New Manila International Airport dahil malapit lang yun doon, Malabon na Botas. Talaga na ganun yun. Agad, so magtatayo tayo ng coastal road, parang coastal road papunta ng New Manila na. Opo, meron po yun. Yung coastal road na yan, today, pag tinignan mo yan, ang tawag doon, Anda Circle, R10, Del Pan, di ba? Opo. Pag dinerecho mo yan, Nabotas na yun. Pagdating mo sa Nabotas, derecho mo lang yan. 4 kilometers away. Oh, nga, airport na. Airport na yun. Aba, mas malapit pa sa Pasay. hindi lang yun. Mas madaling puntahan. Ayun, that's kasi a highway. 22 tollway na naka-design for you to go around. It will be so convenient for everybody to go. Kumbaga, napakadali na lang ito. At hindi lang yan, Jake. Itong airport area na ito, maniwala ka sa akin, sisikat ng gusto to all of a sudden. Lahat na negosyante dyan na pupunta for sure. Ay, nako, grabe nga natin. At sabi ko nga, alam mo, yung vision ninyo, sabi nga, you are just, sabi ko nga, pasensya na po kayo. Sabi ko, parang kayo ng, ika nga siguro, Department of, ano, Public Works Secretary. Tatakot po kong marami kapte sa Tondo soon, ha? Jake, medyo nag-retire na ako, magpapasok na ako sa politika, pupunta ako sa Tondo, tatakbo ko ang barangay captain doon. Sana matulungan niyo ako para makapagserbisyo tayo sa mga kababayan natin doon. Ikaw ay tinichismis ka na kung saang-saang pati issue eh. Sabi nga, samantalang ang pinaproblema mo eh yung kapakanan ng taong bayan in the future na wala nag-iisip. De, pero banggitin ko lang sir, no? At alam ko na ikay lumaki ka ng Tondo, nagulat lang ako na ikaw nga may libreng pakain ka pala dyan sa mga taga Tondo na binibigay mo, parang ano ba yun, na nakita ko kasama mo si Mayor Isko. Commitment yun, yun. Nagkaroon ho ng meeting ang mga hotel association. Dahil ako po may 2 hotel po tayong pinapatakbo. Opo. Napag-usapan yung mga pagkain kasi na every day pagka nag-buffet ka. Pag hindi mo natapos pakain yan ng mga 2:30, itatapon lahat yung mga pagkain yan. At yung mga pagkain naman binili mo pag sinaming best consume up to December 1st, pag abot ng December 1st itatapon mo rin yan. Ang dami po niyan. So naisip namin na mag-organize ng grupo na huwag natin itatapon yan. Yung mga best consume niyan kahit 1 week to go, 3 days to go, whatever, lutuin natin, pakain natin sa mga kababayan natin na mas nangangailangan. Kaya ho naisip yan. Hindi ko ho yan inisip o ginawa to support
anybody. This is to support the public who are in needs of help. Yung po ang totoo niyan. Kaya nga sabi ko, napakarami yung mga bata sa Tondo nakikinabang ngayon, mga mahihirap na pamilya. Yan pala yung galing sa mga hotels, ano ha? Apo. Na ikangat, imbis na sabi nga natin, talagang for good use ang ginawa ninyo. Better world na namang strategy ito. Apo, apo. Anyway, alam namin busy-busy kayo, napaka-busy ninyo sa mga... Anyway, bigyan ko kayo ng pagkakataon, tayo live sa Beam Television Nationwide at saka sa Radyo Inquirer, DZIQ 990 sa inquirer.net. Meron ba kayong sasabihin sa sambayan ng Pilipino, Mr. Ang? Sana po ay pagpapasensya niyo po ako dito sa mga initiative na ginagawa natin. Kung nakapag-cause ng inconvenience sa inyo, temporary lang po yan. Ang tawag po niyan, no pain, no gain. Nakita niyo na ba yung NAIA Expressway? Yung Ninoy Aquino, Aquino Expressway sa airport area. Bago po natin naitayo yan, kung papunta kayo airport, inaabot kayo ng isa o dalawang oras. Ngayon po, 10 minutes na lang, di ba? Dumaan ako doon kagabi, 45 pesos. Walang ka-traffic-traffic. Pumunta ako ng Terminal 1. Grabe. Sabi ko, sino nakaisip nito? Ikaw pala yun. Hindi po, gobyerno ho ang nag-propose. To promote, Aquino administration nag-propose niyan. Okay. Promote Pagcor City. Pero sabi nga natin. They are promoting Pagcor City at that time. Gusto nilang madalian yung mga tao pumunta sa Pagcor City. So pinabit out nila yan. We pay 11 billion pesos premium just to be allowed to build that tollway. Pero napakaganda po, nakita ko kahapon, sabi ko nga, talagang papa, itong sabi nga, mabilis at maganda ang pagkakagawa. Kahapon po ako yan, huwag na kayong dumaan na iba pa, NAIA Expressway, napakabilis daanan. Alam mo, Jake, opo. Yung ibang tao sinasabi, ang mahal naman ng 46 pesos. Ay, naku, mura-mura. Hindi nila naisip, yung isang litrong gasolina ay... 50 pesos. 52. Naupo lang sila sa traffic ng isang oras. Ubus na yun. Hindi ubus na, number one. Number two, yung time savings na makakapagtrabaho ka ng maaga o makapagbiyahe ka ng maaga, ang laking pera nun, di ba? Tama. Saka galing ka ng naiiwan, isipin nyo, bumaba ka dyan sa may Halimbawa, Bindia o dun sa may Ayala. Napakalaking bagay po. Napakabilis po. Napakabilis. Grabe talaga. Anyway, so yung final words mo lang, alam mo, kasi yung mga sinasabi mo kasi, Mr. Ang, napapakinabangan namin ngayon. Opo, opo. Ako po, again, humihingi ho ako na paumani sa mga taong na naabala ng traffic ng isang araw, na huwag po kayong magagalit. At kung pwede po, magtiis lang po tayo ng konti, makikita niyo yung ginhawa nito forever. Kasi pag hindi natin ginawa ito, wala na. Magiging paradaan na lang itong lahat ng highways nito. Oh, salamat po. Sige po, maraming salamat. Mr. Ramon Ang, presidente po ng San Miguel Corporation. Salamat po na marami. Salamat po. Jake Madarazo, Banner Story.